sa ating sunod na sumbong ataksyon, si Michelle Ann Andaya. Nirereklamo niya ang kanyang mister dahil sa pangangaliwa nito at iniwan din siyang mag-isa sa utang nila. Ako. Good afternoon po, Ma'am Michelle Andaya. Apo. Magandang hapon po, Ma'am Michelle. Magandang hapon. Teacher po si Sir Ray. Apo. Lubog ko kayo sa utang ngayon. Apo. E nasaan si Sir ngayon, Ma'am? Hindi ko po alam. Iniwan kayo sa ere. Apo. Meron siyang iba? Apo, meron po. Anong ebidensya meron kayo, Ma'am? Meron po akong kasulatan na nagkabayaran po sila ng asawa ng babae para hindi po sila makasuhan. Meron din po akong mga proof. Meron po silang couple ring, text po ng babae, text po niya sa akin na inamin po nila na may relasyon po sila. Patay. E, ebidensya yun, Ma'am. Yari si Sir. Ano bang gusto mangyari? Kasuhan siya? Opo. Nako, patay ka ngayon, Mr. Andaya. Teacher ka pa man din. E, pwede rin natin patanggalan natin ng PRC license? Kung gusto ko po, dalawa po sila ng babae. Teacher din po kasi yung babae. At kasado din po yung babae. Eh kaso binayaran na niya yung babae, kamo? Binayaran po nilang pareho yung asawa po ng babae. Kaya nga, asawa. Paano din magdemanda? Opo. Sir Ray? Sir, good afternoon po. Nako, medyo hindi po magandang hapon ninyo pag narinig po ang boses ni Mrs. Mrs., kausapin mo na si Sir. Ayo. Ah, Sir, gusto kayo ipadimanda ni Michelle para ikaw ay makulong. Sir, with all due respect po, no, sir, sa akin naman sir, kung ano po yung balak niyang gawin, pinahayaan ko naman po siya sir. Ang sa akin lang, kahit kung consideration, makita maawa ka kung malay yung anak ko. Kasi yung pinapalabas niya sa akin sir, hindi ako nagbibigay ng suporta sir. Last month, nagbigay ako ng 6,000 sir kasama yung diet at saka gatas ng anak ko. Monthly sir, nagbibigay ako sa kanya kahit 5,000 lang yung net pay ko. Kasi puro ako loan sir, sa totoo lang. Yung mother ko, sir, may sakit po sa diabetes. Alam po niya yan, sir. Alam po niya yan. Kaya ang masakit sa akin, yung sasabihin niya sa akin na hindi ako nagbibigay ng suporta sa anak ko. Anak ko po yan, hindi ko papabayaan yan. Sabihin na natin, sir, na nabigyan ko po siya ng one na may nangyari, masama, may hindi kanya pagkakaunawaan, may nagawa ako sa kanya masama. Pero sana naman, sir, huwag naman yung sabihin sa akin na hindi ako nagbibigay ng suporta. So, sir, in short, nagkikiusap ka dito kay madam. Kahit ano pong pakiusap ko, sir. Wala rin po, sir. Mumurahin lang ako ng misis ko, sir. Ba't kanya minumura? Meron naman dahilan kung ba't kanya minumura. Siyempre, hindi naman magmumura yung isang tao nang walang dahilan lang. Opo. Basta't magmura lang magmura. Opo. Meron kang kasalanan kaya ka namumura. Siyempre, that's the price you have to pay. Yes, sir. Tinanggap ko po lahat, sir. Yung mga sinira niyang damit ko, yung mga... Wala na po sa akin, sir. Eh. Ang sa akin po, sir, yung anak ko lang, sir. Ang masakit sa akin, sir, sinasabi niya hindi ako nagbibigay ng suporta sa anak ko. Ma'am, nagbibigay raw? Opo, sir. Nagbibigay po siya ng 3,000 po. Tapos yung diaper at saka pampers po. Kung kailan niya lang po gusto. Meron po kaming usapan sa PAW. Ay, meron po kaming sa aming usapan lang po. Kasi nga po, hindi po niya agad matutupad yung usapan namin sa PAW. Na yung ikakaltas po sa ATM ko, babayaran din po niya yon. Okay. Pero hindi po niya binabayaran yon. Yung binibigay niya lang po, yung sustento ng anak ko, pero yung sa ATM ko po, hindi po niya binabayaran yon. At saka yung sinasabi po niya, hindi ko po pinapakita yung anak ko. Meron po akong mga ebidensya na pinapakita ko po yung anak ko sa kanya. So, wala tayong dinadala problema ko po yung anak ko sa bahay nila. Kahit okay po na nakikipagplastikan ako sa kanila, dinadala ko po yung anak ko sa kanila. Ako pa po yung nagtitext sa kanya minsan, napuntahan niya yung anak niya. Pero anong sabi niya sa akin, may ganito, may ganyan, may gagawin daw po siya. Tapos nung August 8 po, dinala ko po ng annex yung anak ko. Dinala ko po sa mismong school yung anak ko para makita po niya. Okay, so mali yung mga sinasabi niya na hindi kanya binibigyan karapatan makita yung bata. Wala na bang pag-asa, alang-alang po sa inyong anak na magkaayos na lang kay ma'am? Hindi na po, kasi hanggang ngayon po may relasyon po sila ng babae at may proof po ako doon. Ako. Hindi po niya ako pwedeng ano yun, kasi estudyante niya. Ano po yung mga proof meron kayo? Estudyante po niya yung isang co-worker ko po na nung birthday po, August 17, birthday po ng babae, binigyan po niya ng flower, may pa-codename pa po siyang baby. Baby? Opo. Kaya hindi po niya ako maluloko. Meron din po silang couple ring na gold. Inuna nila yung luho nila bago yung anak niya. Sir, tatawa-tawa ka ngayon, pero pag ikaw po yan na pusasan at nakulong, mawawala na yung tawa mong ako yan, promise. Ako po ang haba na po nang binigay kong palugit sa kanya. Sobra-sobra na po yung ginawa niya. Inapakan niya na po yung pagkatao ko. Ipinahiya niya po yung magulang ko. Tapos ganun po yung sasabihin nila sa akin. Ako ba po yung lumalabas na masama po? Pinapalabas po niya sa babae niya na ako po yung nanlalalaki. Kaya gusto ko po ilabas po niya. Binabaliktad sa... kayo. Opo, ako daw po yung nanlalalaki po.
Kaya gusto ko po, ilabas niya po yun, yung sinasabi po niyang lalaki. Pero kayo ma'am, may hawak ng ebidensya. Okay, kasi yung ebidensya niyan, yan po ang dadalhin natin sa korte. Opo. At base po sa mga ebidensya niyan, diyan po siya madidin at diyan po siya mawawaran. Opo. Ilang beses ko na po siya kasi binigyan ng chances po na makipagbalikan po ako sa kanya. Pinakiusapan ko na rin po yung babae. Pero hindi wala na po talaga po pwedeng hilutin to? Hindi na. Ayok na po. Sir. Ginagawa na lang po niya akong tapaulit. Sir Ray. Na lang po. Yes po, yes po. Sasamahan po namin si ma'am sa korte na. Hawak po yung mga ebidensya. Good luck na lang po sa inyo, Sir Ray. Sir, kung meron pa po akong pwedeng gawin para hindi na po niya ituloy yan kasi syempre yung magulang ko rin po nakakuha sa diabetes. Sige, sandali po sir ha. Madam, what does it take for you to change your mind? Wala na po. Sa akin, kung iniisip po niya yung parents niya bago po niya ginawa yung pagkakamali niya, edi sana po, iniisip po niya muna yung parents niya o kaya yung anak niya bago po niya ginawa. Yung anak niya? Opo, kahit agree. Yung anak niya na lang po. Agree po ako sa inyo. Kumbaga, mas pinoproblema niya yung kanyang parents kaysa mas sa kanyang mga anak. Mas pinoproblema po niya yung side niya. Hindi niya po pinoproblema yung side ko, yung side ng anak. Kaya nga, yung paggagawa niya ng kasalanan, ang kanyang pinoproblema, eh, kawawa naman yung magulang ko at masabi ng magulang ko. Dapat kawawa naman yung anak ko. Ano na mangyari sa anak ko? Yun dapat. Yun yung pinupunto ni ma'am. Willing na pumunta rito si sir at mag-usap daw sa'yo at lumuhod sa'yo? Kahit lumuhod po siya, sir, kasi po, alam ko na po yung ugali niya. Bibilugin at bibilugin niya lang po yung ulo ko para lang po mauto po niya ako na bigyan ko pa po siya ng pagkakataon. Sobrang dami na po ng pagkakataon. Nakainabes mo na ba siyang bigyan ng pagkakataon, ma'am? Hindi ko na po mabilang, sir eh. Sobrang dami na? Opo. Eh, napuno ng salop ang tawag dyan. Ako, eh, delikado ka dito, sir. Hindi ko na alam ang sasabihin ko. Mukhang si ma'am, sir, decided na talaga. Kahit naku. Parents ko po, search nakikiusap. Po. Yes, sir. Opo. Gaya po ang sinabi ko kanina, sir, willing naman akong pumunta dyan, sir, para kausapin. Kasi ayaw po nila akong kausapin, sir. Actually, binak nila ako sa cellphone, sa Facebook. Paano ko po sila kakausapin, sir? Okay. Yung meron po nilang po ang kwan, pumupunta sa kanila. Ah. Yung nagdala ng sustent ko, yung nagbigay ng diapers, tsaka regular po yung pagbibigay ko, sir. Hindi naman po totoo na kung kailan ko lang gugustuhin, doon ko lang po ibibigay. Hindi po ganun yun, sir. Okay. Ngayon po actually, kinausap ko po yung parents niya, yung mother ko nakiusap din na, kasi may hawak ko si mother ko na 20,000. Okay, sige po. Ito pa pala, eh, marami ka rawang iniwan na utang. Actually, hindi ko lang naman utang. Utang namin mag-asawa, sir. Lahat po yun is sinolder ko lahat. Sinasolder niya sa akin lahat. Wala naman siya narinig sa akin. Kaya po yun ang ginagawa ko ng paraan. Okay. Kinausap ko po yung agent para din sa ATM niya. Actually, pati yung ATM ko, sir, nakasanla. So, ma'am, ang sinasabi ni sir, nagbibigay naman pala siya ng sustento at maayos naman daw yung pera na ibinibigay para sa bata at siya ay magbabago na eh, bigyan mo rin siya ng second chance. Parang ganun yung pinupunto niya. Hindi po, sir. Kasi nung July po, hindi po siya nagbigay. August po niya binuo yung sir, bigay niya. Sir Ravi. Yes, sir. Sir Ray. Sir, excuse po. Kung okay lang, kung yung mga utang man lang ang pinipinpoint niya, sir, tsaka sustento, pwede naman namin pag-usapan, sir. Sa totoo lang, bigay po namin sa kanila. Ayaw nila. Kanya, ayaw mo na. Ayaw ko na po. Anong gusto mo? Kaso na talaga. Kasi po yung ilang beses na po siyang nakikiusap sa akin na bigyan nga po siya ng pagkakataon. Ang haba na po ng binigay kong palugit sa kanya, dinagdagan ko pa po ng isang buwan. Ang pinapaasa po niya ako, eh, sabi po niya maglo-loan daw po siya. Anyway, ganito po mangyari sa Ray. Kapag sinampa po yung kaso sa korte, meron pa tinatawag na adjudication. Yung korte, kayo po'y pagbabatiin, pag-aayusin. Kapag hindi kayo nag-ayos sa korte, then tuloy yung hearing. Yan pagkakaalam ko. Malay mo, between now hanggang pagdating ng time na magkakahiring, baka lumamig na si ma'am. Sa ngayon mukhang mainit pa siya. Give her space muna. Apo, sir. Sir, excuse po. Sir. Parehas na lang din yung problem, sir. Kasi sustento yung inihingi nila, sir. Pero hindi namin makasama ng pamilya ko yung anak ko. Yung sinasabi niyang pinapakita niya yung kung kailan niya lang din po gusto. Totoo lang, kahit isang oras, dalawang oras lang po sa isang linggo, sir. Sir, ayoko muna talakayan yan tungkol doon sa bata na hindi niya pinapakita. Hindi, sir. Doon na lang muna ako sa kanyang reklamo na magpa-file ng case sa korte. Iakyat po namin to sa korte, sa piskalya. And then, tulang sinabi ko, sir, kayo po ay pag-aayusin. May tinatawag na adjudication. Tingnan natin, kapag hindi kayo nagkaayos, then tuloy-tuloy yung hearing. Pero pag nag-ayos kayo, di okay. Kaya nga, sir, sinabi ko sa'yo kanina, malay mo... magbago pang isip ni ma'am. Sa ngayon, eh, pabayaan mo lang muna siya, palamigin mo lang muna siya, and then suyuin mo siya,
Hindi natin alam kung after a day or two. Wala kasi akong communication sa kanila, sir. Sa totoo, paano ko po sila makakausap? Sir, teacher ka, di ba? Opo. Gamitin mong galing mo bilang isang guro. Yes. Kung paano mo siya matrace, kung paano mo siya suyuin. Di ba? Gamitin mo yung galing mo. Opo, sir. Ako, sa nakikita ko, sir, ako lang, tinitingnan ko yung body language ni ma'am. Ma'am, sorry, ha. Mukhang kaya mo pa itong hilutin, eh. Hindi kung, po, ma'am, sorry, ha. Opinion ko lamang to. Kailangan mo lang siguro, sir, magpakitang gilas. At the same time, pakita mo talaga sincero ka na ikaw ay kaya parang magbago, di ba? At hindi yung puro si mama mo na lang, parents mo na lang, ang pinoproblema mo dapat, pinoproblema mo, pamilya mo, misis mo at anak mo. Para ka ng bonding na naman. Hindi nga, kasi kawawa naman yung parents ko. Eh bakit dapat kawawa naman yung anak ko, kawawa naman yung misis ko? Yan yung hindi bonding. Ay, sus, naku. Sige ma'am, file natin yung kaso korte. And then, bahala na kayo kung mag-ayos kayo hindi pagdating sa adjudication. Opo. Basta't yung gusto niyo po, ma'am, masusunod. Opo. Nandiyan naman sa inyo yung mga ebidensya, no? Andito po. Sige po. Salamat na lang, Sir Ray. Good luck na lang po, sir, ha? Magandang hapon po, sir. Decided na talaga kayo? Opo. Wala na talagang makapigil. Wala na po. Okay. Saan ba kayo kinasal? Tarlac po. So doon tayo magsasampa ng kaso. Sa Tarlac kung saan kayo kinasal. Adultery po ang tawag doon. Apo. Nandiyan po yung mga ebidensya. Apo. Ano mga ebidensya halimbawa? Yung pinirmahan po nilang kasulatan na binayaran po niya yung asawa ng lalaki para hindi po sila makasuhan po. Paano niyo po nakuha yung... Nandito na po yung phone kasi po itong phone ko na po to nung nanakawan po kami binigay ko po sa kanya kaya ito po yung ginagamit niya. Tapos ito po yung ginamit niyang phone pang picture po dun sa kasulatan nga po nilang dalawa nung asawa po nung babae. Bukod pa po sa kasulatan na yan, ano pa hong ebidensya meron? Yung mga text po nung babae sa asawa ko po. Tapos yung text po nung babae sa akin, yung text po nung asawa ko sa akin po na inaamin po nga niya na may relasyon po sila. Ayun. Okay, may pag-amin, plus may pirmahan, opo. May mga text messages, matibay na po yun. Opo. So, sasama na natin kay si ma'am sa Tarlac. At doon tayo magsasampa ng kaso labang kay sir. Sure ka na talaga, ma'am? Opo. Sure na si ma'am. Wala na magpagpabago, ma'am. Gusto niya pumunta rito at lumuhod daw sa inyo, sabi niya doon sa mga staff. Hindi po totoo yun. Hindi niya po kayang gawin yun. Kilala ko po kasi... Eh paano, ma'am, kung luluhod siya talaga? Hindi po niya magagawa yun. Kung halimbawa lang, alam ko po kasi talaga yung ugali po niya. Ah, hindi magagawang lumahod? Opo. Kahit na makukulong na siya? Opo. Hindi ako maniwala. Masyado pong kahit na sino siguro lalaki, pag makukulong ka na, sabihin luhod o kulong. Aba, eh, kung ako halimbawa lang, halikan ko pa yung semento. Huwag lang makulong. Pero hindi man mangyari sa akin dahil hindi naman ako bad boy. Opo. Mm-hmm. Eh siya pala, ganun kataas yung pride niya. Mataas po tingin niya sa sarili niya, sir. Bakit po ganun siya kataas tingin sa sarili niya? Hindi ko po alam. Siya pala may problema. Opo. Kailan po nag-umpisa na naging maasim po yung inyong samahan? Hindi ko po alam, sir. Nung una po, ano yung first 1-3 years, okay o? Sa first nang year one pa year pa lang po kaming kasal, sir. May problema na agad? Opo. Bali po, hindi pa po tumuntong ng saktong 1 year po, sir. May 3, yung ano nila, relasyon nila, May 27 po yung anniversary namin. Sir Ray. Sir, andito po si Miss, ano, katabi ko ngayon. Sir, sabi ko kay ma'am kanina, kay Mrs., sabi ko, ma'am, paano kaya kung si sir ay lumuhod sa'yo? Kasi yun ang sabi niya sa staff. Sabi niya, hindi mo raw kayang gawin yun na lumuhod sa kanya. Kasi mataas doon yung pride mo. Sir, siya po yung mataas ang pride. Pero kung yun po ang gusto niya, gagawin ko po, sir. So, kaya mong lumuhod kay ma'am at humingi ng sorry. Magpakumbabakat. Ha? Opo, sir. Luluhod ka. Tapos, on national TV, mag-apologize ka, mangangako ka, hindi ka nauulit, magsusorry ka at nakaluhod, kaya mong gawin? Ako, sir, sige po. Hindi na po, sir, mauulit ang alin po, sir. Sir, mangangako ka, lahat ng klaseng pangako, bahala ka kung anong dapat na ipapangako mo, sorry mo kay ma'am, basta't importante, ikaw ay magpapakumbaba kasi ang sabi ni ma'am, mataas daw kasi masyadong pride mo. Sir, ako po yung nagpakumbaba nung una, sa totoo lang po. Kaso siya pong mataas ang pride sa totoo lang. Sir, tama na, stop na dun. Kasi baka mamaya magbagong isip pa nito. So, willing kang pumunta rito at on national TV, public apology, at nakaluhod pa. Sir, nakaluhod po. Oh, eh, kaysa makulong, naku, mahirap makulong. Luhod o kulong? Kung ikaw kunyari, luhod kulong? Luhod na lang, sir. Ikaw, luhod kulong? Luhod, sir. Ikaw, luhod kulong? Luhod. Hindi ko po masyadong marinig, sir. Ako, tanungin mo, luhod kulong? Nakadapa pa at saka luhod. Pagsasamahin ko kaysa makulong. Diba? Ano, sir? Luhod, kulong? Sir?
Sir, national TV talaga, sir? Ay, kailangan ba talaga na yun? Tignan mo, sir. Hindi siya makasagot, sir. Kasi hindi po niya kayang gawin yun, sir. Narinig mo, sir? Mataas po tingin niya sa sarili niya, sir. Kaya hindi po niya kayang gawin yung lumuhod. Naku, sir. That is a small price to pay kung ang kapalit po niyan ay hindi ka na makakalaboso. Sir, teacher ka, matalino ka. Kasi, sir, pag pinail tong kaso, with the pieces of evidence na hawak niya, I'm sure ang resolusyon ng piskal pabor po sa kanya at maakit sa judge. Sa oras na aakit sa judge, kayo po'y mawawarant. Nag-guess nyo, sir? Kahit na sinong abogado siguro tanungin mo, sir. At kapag nawarant niya, sir, nakita mo naman sa aming show, ilang beses na may na-aresto rito. Kasama kami, sir. Kapag na-aresto ka, kasama yung mga kamera namin, sir. At yung pong pag-aresto sa'yo, ipopost po namin sa YouTube at saka sa Facebook. Ano mas nakakaya? Nakaluhod ka at nagpamakaawa sa misis mo? Or ikaw ay nakaposas at minamagshot ka at nakikita ng buong mundo? Mamili ka kaya, sir? Kung matalino ka, sir, sa palagay mo. Seryoso? Di ba, sir? Kailan po ba pwedeng pumunta dyan? Ngayon is bukas, sir. Pwede naman. Friday bukas. Marami nanonood kasi pag Friday. Mas maganda, pinakamaraming nanonood. Pero mas nakakaya yung nakamagshot, ano? Magshot ka, tapos may hawak-hawak ang numero, tapos ipopo sa YouTube, sa Facebook. Naku, nakakaya. Kung ako, matutunaw ako na parang asin. Ako, baka mamaya, untukon-tukon na lang ulo ko sa pader hanggang sa mahilo ako at makatulog ako kung imamagshot ako. Luhod na lang siguro, ano? Luhod? Luhod? Same. Ah, sige na lang, bukas. Sige, punta ka rito at tingnan natin. Ah, bukas ha. Mag-aantay kami ni Mrs. dito, ni Madam. Alas dos po ng hapon. Sige. Salamat po, sir. Ha? Asahan po namin, sir. Madam, salamat po. At intayin po natin, tingnan natin kung ano yung postura niya, asta niya. Pag nakita po natin, ma'am, lalo pa kung nakita ko na mayabang to at hindi sincero, ako na mismo magsabi sa'yo, Madam, punta natin ng korte. Okay ba sa inyo, ma'am? Okay. Ay, salamat. Ay, salamat po, ma'am. Alang-alang po to sa anak niyo, ma'am. Thank you, Madam, ha. Mabuhay ka, Madam, ha. Bukas po, ma. Ayan. Very good. Very good. Pag-ayusin natin sila. Kung hindi, makukulong itong sila laki to. Okay, ma'am. Thank you, ma'am.